All right, hello guys. So in this lecture video, we will discuss accounting for cash and cash equivalents. So first, let me present you the topic structure of our lecture video. No? So dito sa accounting for cash and cash equivalents, we will discuss 7 concepts. Number 1, nature of cash. Number 2, cash equivalents. Number 3, measurement and financial statement presentation of cash and cash equivalents. Number 4, special considerations in cash and cash equivalents. Number 5, petty cash fund. Number 6, bank reconciliation. And number 7, proof of cash. So lahat ng yan, dadaanan natin dito sa lecture video natin. Alright? So just sit back and relax and enjoy the learning, guys. Sige. So let's start with nature of cash. Pag sinabi natin cash, pera. Correct? Pero in accounting parlance kasi cash is just more is more than a money, no? May mga items tayong kino-consider as cash kahit hindi siya bills and coins, 'di ba? Now, when it comes to accounting purposes, cash must be unrestricted. Ang pinaka prerequisite para qualified siya maging cash item for accounting purposes, that item must be unrestricted as to its use. So what are the different scenarios na masasabi nating unrestricted ang cash item? Number 1, pinambabayad ito sa gastos sa pagpapatakbo ng negosyo or operating expenses. Number 2, ginagamit ang pera pambayad ng mga utang. Okay, mga short-term liabilities or yung mga utang na magmamature na, di ba? And number 3, ginagamit ang pera pambili ng mga current assets. Typical example of this is inventory. Ginagamit mo ang pera mo pang bili ng inventaryo mo, no? Unrestricted yung cash pagka ganyan. Alright? So, these are the 3 examples of scenarios na masasabi natin unrestricted as to use si cash. Tatandaan nyo guys ha, dapat unrestricted. Pag restricted siya, automatically hindi na siya cash. Okay? Sige. Next, cash equivalents. Ano ang dapat nating tatandaan when it comes to cash equivalents? Sa cash equivalents, ang mga reference dates natin ay dalawa lang. That is the date of acquisition and the maturity date. Ang sabi sa PS7, para masabi natin ang isang item ay cash equivalent, the period between the date of acquisition and maturity date must be 3 months or less. Or in other terms, 90 days or less dapat ito. Okay? So yan naman ang pagdating kay cash equivalents. The period between the date of acquisition and the maturity date must be 3 months or 90 days. Okay? Yan yung maximum period niya. Pag lumagpas kasi sa 3 months, hindi na siya pwede maging cash equivalents, no? Magfo-fall na siya under short-term investments. Okay? Ayan. So, tatandaan nyo ha, ang start ng counting ng 3 months ay date of acquisition, not the date indicated on the face of the instrument. Okay? Kasi maraming nalilito when it comes to cash equivalence eh. Minsan kasi, ginagawa nilang basihan yung date nung nakastate or nakalagay sa instrument. Magkakamali ka doon. So, dapat ang day 1 mo dito ay date of acquisition mo. No? Regardless of the date of the instrument kasi. Alright? Next, another thing na dapat na matandaan nyo when it comes to cash equivalents, dapat may maturity date siya. Kaya nga yung isang date o maturity date, tama? So ito, napakahalaga niyan, si maturity date. Kasi pag ang isang instrument walang maturity date, hindi siya pwede maging cash equivalents. Okay? So ano ba ang example ng instrument na walang maturity date? Equity instruments. Yung mga shares. Tama? Walang maturity date ang mga shares na yan. Okay? Pero with the one exception, that is the redeemable preference shares.
since may redemption period kasi or redemption date ang redeemable preference share, that redemption date is treated as a maturity date na rin. That's why, pag redeemable preference share, meron siyang maturity date. No? Pwedeng maging cash equivalents ang redeemable preference shares provided you acquired it 3 months before the maturity date. Gets? Or the redemption date. Okay? Ayan. And also, debt instruments. Pwede maging cash equivalents ang mga debt instruments. Kasi ang mga debt instruments, may maturity date yan. Nakuha niyo? So, summarize natin. Cash equivalents, ang day one mo dapat, date of acquisition, not the date indicated on the face of the instrument. Okay? So, that will be until maturity date, 3 months or less, or 90 days. Okay? Sige, next one. Measurement and financial statement presentation of cash and cash equivalents. How do we measure cash and cash equivalents? Madali lang, face value lang siya. Kung magkano yung value ng pera, yun na agad ang measurement niya. 100 pesos ba yan? 1,000 pesos ba yan? 500 pesos ba yan? Ganun lang. Okay? Next, financial statement presentation. How do we present cash and cash equivalents in the financial statements? According to our PowerPoint, presented as the first item among the current assets in the statement of financial position. Siya yung pinakauna niyong makikita under the current assets. Gets? Okay. So, ito. Sa special considerations, guys, marami tayong pag-uusapan dito, no? In fact, meron tayong 14 considerations. Medyo marami to, no? Pero pag natapos natin to, tapos agad ang, sabihin natin, majority ng cash and cash equivalents. Na majority ng topics ng cash and cash equivalents tapos agad natin. Okay? Sige. So, let's start with compensating balance. Ano ba yung compensating balance? Compensating balance is a maintaining balance in a bank account. No? Usually, ito yung balance na dapat mong i-maintain sa isang checking account. Compensating balance. Diba? So, malalaman nyo naman yan eh, doon sa banko, kung magkano ba yung tinatawag nilang compensating or maintaining balance. Nakuha? So, ang compensating balance, maintaining balance ang tawag natin dyan. So, ano ang i-consider natin when it comes to compensating balance? Assess nyo lang guys kung ang compensating balance ba ay unrestricted or restricted. Pag unrestricted ang compensating balance, that is part of cash and cash equivalents. Pagka-restricted, alam agad natin, hindi siya pwede maging cash and cash equivalents. Kasi sabi nga natin kanina, dapat unrestricted. Eh, since naging restricted siya, bawal agad siya maging part ng cash. Okay? So, saan natin ilalagay itong restricted compensating balance, sir? Tignan nyo kung related ba siya sa short-term borrowing or related yung compensating balance mo sa long-term borrowing. If the compensating balance is related to a short-term borrowing, it will be presented under current assets. Pag related naman siya sa long-term borrowings, that will be presented under non-current assets. Okay? So, that's for the compensating balance. Pag unrestricted, part siya ng cash. Pag restricted, hindi na siya parte agad ng cash. Okay? Yung about sa short-term and long-term borrowings, that's for additional reference only. No? Pero, ang dapat niyong katandaan dyan ay hindi siya parte ng cash and cash equivalents. Next, bank overdraft. Pag sinabi natin overdraft, nasobrahan ka ng pag-withdraw, di ba? So, for example, meron kang balance in 10,000, tapos nag-withdraw ka ng 12,000, you have a bank overdraft of 2,000. Na?
Bank overdraft is a negative balance on a checking account. Tatandaan nyo, si bank overdraft, bawal yan dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa, pwede. Pero sa Pilipinas, bawal siya. Nakukuha? Pero dinidiscuss natin ito for educational purposes. Okay? Sige. So, ano pa ang i-consider natin when it comes to bank overdraft? Tignan nyo muna guys kung ang bank overdraft ay nag-occur sa same bank with other positive balances or the bank overdraft occurred at a different bank. Oh, if the bank overdraft occurred within the same bank pero mayroon naman pala siyang ibang accounts na may positive balances, ang ginagawa dyan sa bank overdraft ay minineto sa cash. Direct deduction na siya sa cash. Pero, kapag ang bank overdraft ay nag-occur sa ibang banko, let's say BPI banko mo, pero sa BDO account mo, bigla kang nag-overdraft. Ang tawag dyan, bank overdraft occurred at a different bank. So, ano treatment natin kapag nangyari yung ganyan? The bank overdraft will be presented as part of current liability. Okay? Ayan. So, kapag same bank with other positive balances, direct deduction sa cash. Pag nangyari siya sa ibang banko, current liability yung bank overdraft mo. Okay? Next, post-dated checks. Pag sinabi natin post-dated checks, by the prefix post, that is a check dated at a future date. So for example, ngayon ay let's say September 1 na. Tapos gumawa ka ng check dated September 31, that is a post-dated check. Ang nangyayari sa post-dated check, hindi siya pwedeng ma-encash ng payee until makarating doon sa date stipulated on that check. No? So hanggat hindi nagsa-September 31, hindi niya pwedeng ma-encash yan. Kahit magluhod na siya sa banko, hindi siya ma-encash. Kasi nga, post-dated pa. Okay? So, ano considerations natin when it comes to post-dated checks? Post-dated checks can either be received by the company or pwede rin ma-issue ito ng kumpanya. Ang perspective na tinitignan natin dito ay yung perspective ng company. Okay? So, kapag ikaw yung company at nakatanggap ka ng post-dated check from a customer, sabi ko nga kanina, bawal natin ma-encash. Correct? Pero kasi sa practice, kapag nakakatanggap ka ng check, nagti-trigger yun ng journal entry. No? Nakatanggap ka ng check, magde-debit ka agad ng cash. Credit AR. Dahil customer yan. Tama? Now, at the end of the period, doon mo lang malalaman na, hala, may post-dated checks nga pala ako. So, ano ang magiging adjustment natin for post-dated checks received? Since ginawa mo siyang cash nung natanggap mo at nalaman mo ngayon lang na post-dated pa pala siya, bawal pang i-encash, restricted pa yung cash. Therefore, anong gagawin natin? Revert it back to accounts receivable. Ibalik mo muna siya sa accounts receivable. Tanggalin mo siya sa cash mo. Kasi nga, hindi mo pa magamit-gamit yung cash. Restricted in nature. So, ano ang adjusting entry natin for this? Debit, accounts, receivable, credit, cash. Tanggalin mo lang siya sa cash. Okay? Next. Post-dated checks issued. In this case, ikaw naman ang nag-issue ng post-dated check. Tama? Now, nag-i-issue ka ng check, that will also trigger a journal entry na i-credit mo yung cash mo. Kasi, kada labas ng check mo, you assume that it is a good check. Tama? Now, every check you issue, that triggers journal entry. No? Pwedeng debit mo yung accounts payable mo, credit yung cash kapag supplier ang ini-issuehan mo ng check mo.
Okay? Kaso, ang problema, hindi ma-encash yan ng payee. So, yung cash, masistay lang yan sa bank account mo. Okay? So, ano ang magiging treatment natin for post-dated checks issued? That is, to revert back to cash. Entry, debit mo ng cash, credit mo accounts payable. Under the assumption, supplier ito guys. Okay? Ano lang siya, basic entry lang ginagawa ko. Basta ang mahalaga ay maibalik mo siya sa cash mo. Kasi hindi pa nga niya may encash yan. Kahit magluhod siya, kahit umiyak siya sa bangko, hindi yan may encash. Gets? So, ito yung considerations natin when it comes to post-dated checks. Next, IOUs or advances to employees. Pag sinabi nating IOUs, di ba? Pag sinabi nating IOU, may utang sa atin si employee. So, ano treatment natin dito? Receivable, not cash. Kasi, in the first place, nag-advance ka sa empleyado mo. So, may utang siya, tama? But the cash is nasa kamay ng empleyado at wala sa kamay ng kumpanya yung cash. That's why, IOUs are treated as receivables, not cash. Next, NSF, DAIF, DAUD checks. Ano ibig sabihin ng mga ito? NSF stands for no sufficient fund. DAIF stands for drawn against insufficient fund. DAUD stands for drawn against unclear deposits. Kahit iba-iba yung pangalan niya, similar sila ng nature. Tumalbog yung cheque. No? Tumalbog ang cheque. So ano ang treatment natin sa mga NSF checks? DAIF checks, DAUD checks. These checks are reverted back to receivables. Okay? So, ano ang entry nito? Dahil ibabalik sa receivables, debit, accounts, receivable, credit, cash. Ang scenario kasi nito, nung natanggap mo yung cheque, you assume it is a good check. Therefore, that triggers a journal entry, debiting cash, crediting AR. Now, nung present mo ito sa banko for encashment, after the bank clearing days, biglang tumalbog. Doon mo lang malalaman na walang sapat na pondo yung panggagalingan ng cheque. Therefore, anong gagawin mo? Babalik mo sa AR. Kasi wala naman talagang pumasok na cash sa account mo. Okay? Yan ang mangyayari sa mga na-receive mong NSF, DAIF, or DAUD checks. Gets niya? Okay? Ayan. Now, sir, pwede rin ba mangyari yung ano, ikaw mismo nag-issue ng NSF, DAIF, DAUD checks? Answer, yes, possible, no? Possible siya, NSF issued. NSF check issued. Ganon. Pero, since meron tayong tinatawag na company internal control kasi, dapat na-ensure mong may sapat na pondo yung bank account mo bago ka mag-issue ng check, correct? Pero, yes, pwede siya maging event, no? Na magkaroon ng sabihin natin negligence, no? Ganon. Pero kung sakaling i-account mo ang NSF check issued, that will revert back to cash. Kasi, di ba, kapag nag-i-issue ka ng cheque, it is assumed to be a good check. So, it will trigger a journal entry crediting cash. Lalabas yung cash eh. Eh, since tumalbog after the bank clearing days, babalik mo yung cash mo sa'yo. Gets? Pero unusual yun. No? That's why dito sa PowerPoint ko, mga NSF, DAIF, DAUD checks receive lang. No? Pero at least kahit papano, nasabi ko na rin regarding sa issued. Na? Pag ikaw nag-issue ng NSF checks. Next, unused credit line. What is an unused credit line? It is the difference between the amount of line of credit and the amount that was actually borrowed. This is in a case of credit cards. Okay? Let's say you have a line of credit or credit line, no, na 100,000. Nung bumili ka
Sa SM, ang nagamit mo lang 40,000. Grabe, no? Nag-SM ka, tas 40,000 binastos mo. Yaman mo, pre. Diba? So, yan ang ibig sabihin ng unused credit line. Okay? The difference between the amount of the line of credit and the amount that was actually borrowed. Kasi pag every time na sinwap swipe yung credit card mo, nanghihiram ka ng pera doon sa bankong yon. Okay? Now, what is the treatment of the unused credit line? Unused credit line are only disclosed in the notes. Kasi ang credit line, guys, hindi mo talaga pera yan, no? Hindi talaga sa'yo yung pera. Pero, ito yung amount ng pera na pwede mong hiramin gamit yung credit card mo. Pero, kahit anong mangyari, hindi mapupunta sa'yo yung pera. Okay? Yan ang ibig sabihin ng credit line. Gets nyo? Alright? Next. Undelivered or unreleased checks. Ayan. Now, pag sinabi natin yung mga undelivered or unreleased checks, gumawa ka ng cheque, kaso hindi mo pa pala nabibigay ito sa payee. No? So, ito ang definition ng undelivered or unreleased checks. Checks already written and recorded but not yet delivered to the payee. Nagsulat ka ng cheque, no? Tapos, nirecord mo na agad siya. Kasi ang assumption mo, ibibigay mo din naman agad yan kay payee. So, upon writing the check, nagtitrigger na ng journal entry agad yan. Okay? Nagtitrigger agad siya ng journal entry upon writing of the check. Now, ang nangyayari, minsan, schedule for release na sa payee. E biglang hindi dumating yung payee. Therefore, hindi na di-deliver sa payee yung check eh. So, ano ang treatment natin sa mga undelivered checks? That is, ibabalik natin sa cash natin. Kasi since recorded na siya dito, recorded siya as what? Disbursements. Na-record siya as disbursement. Kaso, hindi mo na ibigay sa payee, hindi niya may encash yan. So, our adjusting entry is debit, cash, credit, accounts payable. Nasanib ako sa ano yun, nasa hangin. Ayan. So, yan ang adjusting entry natin sa undelivered checks. Balik sa cash. Alright? O, next. Equity securities. Oh, di ba na-discuss na natin to kanina? So, reiterate lang natin. General rule, not cash equivalents. Exception, redeemable preferences. So, balikan nyo lang kung ano yung na-discuss ko nung nasa cash equivalents pa lang tayo. Okay? Tapos na tayo dito. Stale checks. Okay. Pag sinabi nating stale checks, ito yung mga panis na cheque. Di ba? Stale, no? Stale foods. So, panis, no? So, stale checks, that is a check that is outstanding for more than how many months? 6 months or 180 days, no? Yung mga bangko ang nag-set netong period na to, no? Yung mga bangko ang nag-set ng period na yan. Okay? So, kapag meron kang cheque na outstanding or not in cash for more than 6 months, ang nangyayari sa cheque ay nasi-stale. Pag stale check kasi, hindi mo siya may in cash hanggat hindi mo pinapapalit sa maker ng note, no? Or ng check na yung date. Hanggat hindi mo pinapapalitan pa sa maker ng cheque yung date. Okay? Stale checks are not allowed to be in cash. Okay? Ayan. Sige. So, ano ang considerations natin when it comes to stale checks? Stale checks can either be received from customers or ikaw nag-issue niyan, no? Ayan. Sige. So, i-receive muna tayo. So, naka-receive ka ng cheque sa customer mo. So, nung naka-receive ka ng cheque sa customer mo, it triggers a journal entry, correct? Magde-debit ka kagad ng cash, credit AR. E kaso, naiwala mo yung cheque, na misplace mo. After 7 months, doon mo lang nahanap yung cheque, no? Na ilagay mo pala siya sa lamesa ng kaibigan mo na hindi mo namamalayan. Kaya hindi mo nahanap yung cheque, di ba? So, at that point in time, stale na siya. So, anong gagawin mo pag stale check? Di ba nung natanggap mo yung cheque, ano yan?
ginawa mong cash mo. Eh, since hindi mo naman na-encash, ano gagawin natin? That is, revert it back to accounts receivable. Balik mo siya sa AR mo. Revert back to accounts receivable. Debit, accounts receivable, credit, cash. Ayos? Next, issued naman. Nung time na nag-issue ka ng cheque, ni-record mo na as disbursements. Tama? E kaso, yung payee mo, naiwala niya yung cheque mo. No? Parang ganun din. Hindi niya matandaan kung saan niya nilagay yung cheque, then after 7 months, bigla niya nahanap. No? At that point, na-stale na yung cheque. No? So, pag ganyan guys, kailangan mong, ibalik sa cash mo yan. Kasi hindi niya may encash ang stale check. Revert back to cash. Ano entry? Debit cash, credit accounts payable. That's for the stale checks. Okay? Next. Cash set aside for acquisition of non-current assets. Nagtabi ka ng pera pang-acquire ng mga fixed assets such as lupa. Bibili ka ng lupa, nagtatabi ka ng pera. Bibili ka ng delivery equipment mo, nagtatabi ka ng pera. Okay? So, ano treatment natin sa mga itinabing pera? Non-current assets. Sir, bakit? What's the logic behind? Kung matatandaan nyo, yung nature ng cash natin sa simula pa lang kanina, no? Mapapansin nyo na for acquisition of current assets. Pag ang pera tinabi mo pang-acquire ng mga non-current assets, iba na usapan nun. Restricted na siya. Okay? Kasi, hindi naman talaga, yung mga non-current assets, mga pangmatagalan eh. Tama? Pangmatagalan sila eh. That's why, pag nagtabi ka ng pera for the acquisition of the fixed assets, it is going to be considered as restricted na. Yes? That's why, makaklassify siya as non-current asset. Kasi, yung intent, no? Titignan nyo rin yung intent ng management kung bakit siya nagtatabi ng pera. If the cash set aside is for non-current purposes, it must parallel the intent of the management. Okay? That's why non-current asset siya. No? Intent ng management, titignan nyo dito. Next. Cash set aside for payment of long-term liability. Example, bond sinking fund. Yung bond sinking fund, yan ay yung perang itinatabi mo para sa bonds mo. Tama? Now, general rule natin, for this item, excluded siya sa cash. Kasi nga, long-term liabilities ito. No? Pero, darating kasi ang time na magiging current liability siya. Darating na yung time na magiging current liability siya. In that case, no? May exception tayo. When the related long-term liability is due within 12 months from the balance sheet date, that cash set aside for payment of long-term liabilities will be part of cash na. Ay, sir, pwede ba yun? Yes, pwede yun. Kasi nga, di ba, may mga long-term liability tayo na darating yung time na mag-mature na siya. Okay? So, at that time, magiging part na ng cash yung dating hindi part ng cash. Okay? Kasi nga, ano sabi ko kanina? It must parallel the intent of the management. From long-term, naging short-term liability na lang siya. So, from being a restricted cash, magiging part na siya ng cash. Okay? Nakuha? Ayan. So, tandaan yan guys, ha? Magkaiba yung cash set aside for for acquisition of non-current assets and cash set aside for payment of long-term liabilities. Alright? Ayan. No? At saka tatandaan nyo, yung sa nature of cash kanina, for payment of current liabilities. So, darating din ang time na magiging unrestricted din itong item na to. Yes? Next one. Cash denominated in foreign currency. Meron kang cash
in US dollars pero nandito sa Pinas, correct? So how do you present that in your financial statements? First step, i-translate nyo muna yung cash na yan using the exchange rate as of the reporting date. That is usually the December 31 closing rate. No? Magkano ba ang 1 US dollar at the end of the year? Ayan yung sinasabi dito. Okay? And also, another consideration, cash in foreign currency, titignan nyo rin kung unrestricted ba yan or restricted. May mga cases kasi na may mga restrictions yung mga pera mo sa ibang currency. Na? Pag unrestricted siya, guys, that will be part of your cash. Pag restricted, not part of cash. Which is, babalik tayo sa basic rule natin kanina. Okay? Oh, second to the last, I think, cash in closed banks. So, pag sinabi natin cash in closed banks, meron kang naipit na pera sa nagsarang bangko. Na? For example, ABC Bank. Meron kang 100,000. E biglang nalugi at nagsara. So, ano mangyayari sa 100,000 mo? Mare-restrict. Di ba? Therefore, what's the treatment for cash in closed banks? Reclassified to receivables and should be written down to its recoverable amount. Take note, may pag-write down time magaganap. No? Ang recoverable amount ay reference ito sa PDIC coverage. What's the PDIC coverage? 500,000 per depositor. Okay? 500,000 per depositor yan. So, kung may pera kang 600,000 sa nagsarang bangko, sorry ka, 500,000 lang recoverable mo. Yung 100,000 impairment na yon, no? Sayang din yon, dami-daming pera nun, no? Ayun. Pero kung may 350,000 ka lang, recoverable amount mo is 350,000. Mare-recover mo pa din. Okay? Yun nga lang, hindi mo alam kailan, no? Bahala dyan si PDIC kung kailan niya isi-settle yung deposit mo. Okay? That's why cash in closed banks are not considered cash kasi nga restricted na siya agad. Okay? Oh, now, last one. Last considerations. No? Postage stamps and expense advances. Postage stamps and expense advances, these are treated as office supplies, not cash. Postage stamps, kung natatandaan nyo, yun yung maliit na ano, no? Yung square na idinidikit mo sa sulat, no? Obviously, hindi talaga siya cash, correct? Expense advances, ito yung, ano siya, similar nature siya na advances to employees, no? Treated, ano pa rin sila, no? Not cash pa rin. Treated, not treated as cash. Okay? Clear? So far? Okay. Sige. So, dito ko muna putulin ang first video natin on cash and cash equivalents. Ang next natin pag-uusapan ay petty cash fund naman. Alright? So, thank you for listening, guys.